Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Blessed are those who believe, even they did not see me. Sino pong tinutukoy dito? Nakita na gaho ninyo si Jesus. Sino gaho sa inyo nagkita na kay Jesus? Taso ang kamay yung nakasalubong nyo si Jesus na may dalang krus at nagpakilala sa inyong ako ang Panginoon. Wala hong ganoon. Pero naniniwala kayo kay Jesus. Sagot ho kayo, hindi pwede nakaupo lang kayo. Wala kayong ginagawa, daming-dami ninyo yung nakaupula ang kayo. Naniniwala kayo kay Jesus. Yun. So kayo ang sinasabi at tayo ang tinutukoy ng mabuting balita. Mapapalad tayo. Naniniwala ka na si Jesus ay Diyos kahit hindi mo siya nakita. Walang ni isa sa atin dito, kahit ako. Hindi ko pa nakita ang Panginoon. Pero naniniwala ako. At mapapala daw ang mga taong tulad natin. Sa anong paraan? So ibig sabihin ba, basta sabihin natin naniniwala ako kay Jesus, mapalad na ako. Ibig sabihin ba, pasalangit na ako? Hindi ho. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi ibig sabihin na naniniwala ka at sumisimba ka, ay pasalangit ka na. Ang paniniwalang sinasabi ni Jesus, abay dapat nakikita sa ating gawa. Ang pananampalatayang sinasabi ni Jesus, ay dapat nakikita sa ating kilos. Bakit ang dami nyo ngayon? Hindi ko naintindihan. Hindi man holiday ngayon. No? Nakakatuwa, marami. Bihira ho ito sa alas 10 na umagang misa. Parang maraming naniniwala ngayon. Ano? Tulad ni Tomas, nagduda si Tomas. Pero, siya'y tuloy na pinili ng Diyos para kanyang maging apostol. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kapag minsan dahil sa problema, dahil sa pinagdadaanan, dahil sa pagsubok, minsan nagdududa tayo. Totoo yun? Minsan parang nanghihina tayo. Linggo-linggo ka namang nasimba. Lagi ka namang nagdadasal. Ay bakit ang problema lahat nasa iyo? Tapos minsan parang gusto mo nang tanungin ang Diyos, Panginoon, bakit ako? Ang sagot dyan ng Diyos ay bakit hindi ikaw? Sapagkat ang pagsunod mo kay Kristo at sa pagsunod mo kay Kristo, abay hindi ho maiaalis dyan ang problema. Nung bang si Tomas ay nagduda at muli siyang kinulugdan ng Diyos, naging masayang ba buhay ni Tomas? Hindi ho. Kaya nga tayo nakapula ngayon eh. Si Tomas ay naging martir. Siya'y pinatay dahil sa pananampalataya. Dahil sa kanyang pagsunod at paniniwala kay Kristo. Kaya bahagi ng pananampalataya na mayroon ka kay Kristo ay ang iyong kahandaan na magbuhat din ng iyong krus. Dahil ang Diyos na sinusundan mo ay yung nakapako sa krus. Kaya hindi malayo na ang buhay mo bilang sumusunod kay Kristo, buhay din ang krus, tulad ng nangyari kay Tomas. Ay anong mahalaga? Ang mahalaga, hanggang sa huli, nananampalataya ka na si Kristo ay Diyos at Panginoon. Yun ang mahalaga. Kahit hindi mo siya nakikita, kahit minsan parang ang hirap mo sang maranasan, parang ang layo-layo, parang hindi mo siya maramdaman, huwag na huwag mawawala ang iyong pananampalataya. Sabi ng Aral Batanggenyo,
number 867, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang pananampalataya ay ang tulay na nag-uugnay sa Diyos na nagpapakilala at sa tao na tumutugon. Sa gitna nito, yung mahalagang pananampalataya. Yun ang mahalaga sa ating buhay. Kahit minsan nagdududa, kahit minsan nahihirapan, diga, kayo hindi napapagod sa inyong mga anak na pasaway, sa inyong mga kapitbahay na walang ginagawa kundi kayo siraan, ichismis kayo, sa inyong mga pakialamerang bienan, sa inyong mga kapatid na walang ginagawang tulong sa buhay, di ka kayo napapagod? Nakakapagod ho yan. Yung trabaho ka ng trabaho, tapos pagdating mo sa hapon, ikaw pa ang magluluto, duming-dumi ng bahay, tapos ang iyong mga anak, nakamulamur sa TV, maghapon. Di kayo nakakapanghina? O nag-aalaga ka ng iyong may sakit? Nakakapagod yan. Gabi, pagka sa gabi napapaiyak ka, parang ako lamang ang nagmamahal sa aking ina, ako lang nag-aalaga, nasa ang aking mga kapatid? Pero bakit bukas, sa kabila ng kalungkutan at sa kabila ng pagdurusa na yan, bakit bukas mag-aalaga ka uli? Bakit bukas magtatrabaho ka uli? Bakit bukas patuloy mong ipagluluto ang iyong mga pasaway na anak? Yun ang pananampalataya. Yun ang pananampalatayang may pag-ibig. Sapagkat sa mga paghihirap na iyon, mas lumalakas ang pananampalataya at pagmamahal mo kay Kristo. Ay, Father, bakit hunarin yan aking mga pasaway na anak? Natanong nyo na gayon? Bigay gaho ng Panginoon ang inyong mga pasaway, yung inyong mga anak na aalis ng agang-aga tas madaling araw na uuwi, yung hindi malang nagpapasabi kung uuwi baga o hindi, o yung inyong mga asawa na pag-uwi laging lasing. Bigay gan ng Panginoon yan. Opo, sapagkat sa mga katulad nila, mapapraktis mo ang iyong kabaitan. Hanggang saan ang iyong pasensya? Hanggang saan ang iyong pag-ibig? Hanggang saan ang iyong pag-unawa? At sa paglago ng mga iyon, dun lalalim ang iyong pananampalataya kay Kristo. Ipanalangin po ninyo sa banal na misang ito kay Kristo na tatanggapin mamaya sa komunyon. Sabihin nyo sa Kanya, Panginoon, tulad po ni Tomas, patatagin mo ang aking pananampalataya upang sa harap ng maraming pagsubok, problema at mga pinagdadaanan, patuloy akong manampalataya sa iyo. Ikaw na magbibigay sa akin ng biyaya sa bandang huli, ang buhay na walang hanggan, sa pagpapanatili ko ng pananampalatayang ito na may pagmamahal sa aking kapwa.